Sa Bicol pa rin, isang seminar tungkol sa digital production para sa radio broadcast ang ginanap sa Southern Luzon Mission. Ito ay dinaluhan ng nasa 30 mga pastor at mission workers kung saan ibinahagi sa kanila ang mga kalamang magpapainam sa kanilang mga broadcast sa radio man o sa internet. Nagbabalita si Donna Garbida. Isinagawa ang digital production for radio broadcasting ng Southern Luzon Mission Workers. Dinaluhan ng higit kumulang 30 mga pastors at mission workers dito sa Bicol Region ang introductory session ng digital production for radio ministry. Ito ay naglalayong maghatid ng kasanayan sa ating mga district pastors na pag-ibayuhin ang kanilang ginagawang ministry sa mga himpilan ng radyo. At ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng paghahanda ng nakakahikayat na panoorin digital media content para sa live broadcasting, sa radyo man o sa social media. Sa kasalukuyan, merong 15 mga programa ang napapakinggan sa buong rehiyon ng Bicol. Isa na rito ang bagong pag-asa ni Pastor Levy Perdon. Kinakailangan talagang matrain natin ang mga pastor sa skills ng paggamit ng social media na magiging attractive sa mga tao at kawiwiling panoorin. Kaya kinakailangan talagang turuang mabuti para talagang maraming mga tao ang nangangailangan ngayon ng pabalita ng Panginoon. Mapaabutan natin. Isa pa sa mga dumalo ay si Pastor Noel De Rasis na siyang district pastor ng South Sorsogon at siya rin nagbo-broadcast sa radyo natin Irusin sa programang Ang Aral ng Biblia. Malaki ang aking natutunan na maaaring makakatulong ng malaki sa aking paglilingkod bilang radio broadcaster sa aming ginawang introductory part ng production training. Aking pong natutunan roon kung paano maging mabisa yung Facebook recording or Facebook live. May konting challenge nga lang naman kasi kinakailangan ng maraming mga iba pang mga gamit para post-production. Ngunit inaasahan natin na ito po ay ipagkakaloob ng Diyos sa madaling panahon. Ang pagsasanay ay pinangunahan ng Adventist Communicators Team, SLM Chapter President na si Brother Melvin Roy Garbida. Siya ay isang Dean of Computer Studies ng WRI Colleges at siya rin nag-broadcast sa radyo natin Iriga City sa programang Homes of Hope and Help, kasama ng Rinconada District Pastor na si Pastor Rene Hugo. Mapapansin sa video na ito ang pagkakaiba ng kanilang Facebook Live video footage noong umpisahan nila ang kanilang programa noong February 2017 at ang improvement na ginagawa nila ngayon sa pamamagitan ng paglalagay ng visual graphics tulad ng slides ng kanilang Bible verses, illustration images at iba pang impormasyon para sa mga taga-subaybay at manonood nila sa social media. Ang pagsasanay ay hinati sa 3 bahagi. Ang una ay ang paghahanda ng PowerPoint slides na gagamitin sa talakayan. Pangalawa ay ang paggamit ng Photoshop para ma-design ang mga overlay at superimposed images na lalabas sa video. At ang pangatlo ay ang paggamit ng Open Broadcaster Software Studio para maisaayos ang scene, sources at ang kabuuang video na ipapalabas sa recorded or streaming video para sa social media. Ang introductory session na ito ay masusundan ng intermediate and advanced sessions na mas lalong maghahanda ng ating mga manggagawa sa mas malawak at mas makabuluhang pagbo-broadcast sa radio man o sa social media. Dahil hindi natin maaabot ng ating mga paa ay maaaring abutin ng ating mga tinig sa tulong ng makabagong teknolohiya at higit sa lahat sa tulong at gabay ng ating poong may kapal. Mula dito sa Southern Luzon Mission, Legazpi City, at may layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Maria Donna Ibarrientos Garbida, nagbabalita para sa Hope Today NPUZ News Live.